Nitong nakaraang buwan ng Mayo, muli na naman tayong winalanghiya ng China Coast Guard, partikular ang ating kasundaluhan diyan po sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nag-airdrop para po sa supply nila ang ating gobyerno at ito po ay inagaw. At nang makitang wala namang construction supply, kung hindi mga basic needs ng ating mga sundalo, ay kanila po itong winalanghiya, tinapon po sa karagatan. Panoorin po ninyo ang parang patinterong nangyari diyan po sa pangaharas na yan na ginawa po ng China Coast Guard sa ating mga kasundaluhan. At una, hindi po totoo na tinutukan sila ng baril ng ating mga sundalo. Ito ay bit-bit lamang dahil nasa area nila ang mga walang hiyang inchik na ito. At meron pong right to self-defense, ika nga nitong si General Browner, ang ating mga sundalo. Panoorin po ninyo ang balita na ito, mga tol. Mariing itinanggi ng AFP ang paratang ng China Coast Guard na tinutukan umano sila ng baril ng mga sakay ng BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Sa kabila nito, nanindigan ang hukbong sandatahan, mayroong right to self-defense ang ating mga sundalo roon. At nakatutok si Chino Gaston. Kuha ang videong ito ng China Coast Guard noong May 19 sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Anila, tumatanggap daw noon ng airdrop supply ang mga taga BRP Sierra Madre nang dumating sila. Sabi pa ng China Coast Guard, makikita raw sa video na tinutukan umano sila ng baril ng ilang mga sakay ng BRP Sierra Madre. Sagot dyan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi ito. Nangyari po yung insidente May 19, 2024. O ganyan po, winawalanghiya ng China Coast Guard ang ating mga sundalo. Tapos palalabasin pa nila sa harapan po ng publiko, tayo pa ang nang-aagrabyado, tayo pa raw ang nanutok ng baril. Naku, nang teting talaga itong mga Chinese nito. Ito, totoo. We are denying. No? Nakausap po namin yung mga sundalo natin dun sa BRP Sierra Madre. Hindi po nila tinutukan yung Chinese, no? Hindi nila tinaas yung kanilang armas para tutukan yung mga Chinese. Hawak-hawak lang nila because of that right to self-defense. Bungod sa karapatang magbitbit ng armas ang mga sundalo sa isang military ship, masyado na raw lumapit ang mga rubber boats ng Chinese Coast Guard. Lumapit ng masyadong malapit yung mga Chinese dun sa ating BRP Sierra Madre. And meron tayong rules of engagement na sinusunod. Na kapag may mga ganyan na nakikita nila na maaring threat, no, ay they have the right to defend themselves. And we have to remember that the BRP Sierra Madre is a commissioned Navy vessel. Therefore, it is authorized to have weapons. No? Tama! Talaga kayong China Coast Guard kayo. At kaugnay po ng balita na yan, ito po yung nangyari. No? Kasi kaya naglabas ng armas, as you have heard dito kay General Browner, eh ang lapit-lapit nila doon po sa Ayungin Shoal. Parang bahay lamang po natin yan eh. Pagka merong intruder, anong gagawin po natin? On guard dapat tayo. Poprotektahan po natin ang ating karapatan sa ating property. At malinaw po na ang Ayungin Shoal, bahagi po ng ating exclusive economic zone yan. At prior doon sa declaration of conduct na tinatawag noong 2002, nandiyan na po yan since 1999. Kaya kung ano yung nandiyan, hindi na pwedeng tanggalin ng kahit sino katulad ng ninanais nitong China. Tayo po ang may-ari niyan, dapat po nating i-maintain. Kung kinakailangan, dapat po yung ayusin. Pero pilit na pinipigilan po tayo ng China sa bagay na yan. Panoorin po ninyo ang kaugnay na balita tungkol sa malapatinterong pangyayari sa pagitan po ng China Coast Guard at ng ating Philippine Navy. Makikita sa video ang animoy tila nagpapatinterong mga rubber boat sa dagat. Ngunit sa katotohanan, ito ay ang agawan ng supply sa BRP Sierra Madre noong May 19, 2024. Dalawang rubber boat ng Philippine Navy.
Kontra sa dalawang mas malaking rigid hull inflatable boat ng China, makikita sa video na pilit inahabol at inaagaw ng mga Chinese ang supply na inihulog ng eroplano malapit sa BRP Sierra Madre. Hanggang lumapit na sa BRP Sierra Madre ang rubber boat at sinundan pa rin ng mga Chinese. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito ang unang pagkakataong lumapit ng 5 hanggang 10 metro ang Chinese Coast Guard sa nakasadsad na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kaya naalarma ang mga sundalo. In this case, because of that intent of the Chinese Coast Guard to get our supplies, they came very, very close to the BRP Sierra Madre. And of course, this posed, from the point of view of our soldiers, this posed a danger, a threat. No? Dahil napakalapit na nila. That is why there were videos, there were images of our soldiers carrying their guns. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browder Jr., hindi talagang sadyang nagbibit-bit ng baril ang mga sundalo sa... Tutusin nga, hindi dapat magpaliwanag itong ating kasundaluhan dito sa kawalang hiyaan na ginagawa nitong mga Chinese. Eh. Pero siyempre, para hindi kumalat ang disinformation, unawain po natin ang mga katagang binanggit nito pong si General Browner. Pero napakakasinungalingan talaga ng mga ginagawa po nila. In fact, muli po nilang pinatunayan yan doon po sa natapos na Shangri-La Dialogue diyan po sa Singapore, yung International Institute for Strategic Studies or otherwise known as Shangri-La Dialogue, kung saan naging keynote speaker dito si Pangulong Bongbong Marcos. And after that, tinanong siya nitong general na ito mula po sa China na pinalalabas nila na the other way around yung nangyayari diyan sa West Philippine Sea. Pero hindi. Malinaw, general ng China, yung ginagawa ng mga China Coast Guard sa Pilipinas at sa ating mga sundalong, aming mga sundalong Pilipino. Tapos may gana ka pang magtanong ng mga ganitong katagar rito, kaya ka nasosoplak eh. Napakaganda ng kasagutan dito ni Pangulong Bongbong Marcos, pero panoorin muna natin ang buo ang bagay na ito. At mamaya, ano ang reaksyon ng dating Associate Justice na si Antonio Carpio sa mga ginagawa po ng ating Pangulo sa kasalukuyan? Mr. President, I noticed in your speech you mentioned many times about ASEAN centrality. Mm. Review the TAC, which your father signed, that showed the bond of ASEAN. I think the ASEAN centrality is very important, but it's not, we cannot take it for granted. It comes actually comes from the ASEAN way, the three principles. First, mutual respect. Second, consensus building. Third, considerate other parties' comfort level. In my words, to put it simply, we can summarize it as three no's: non-intervention, a non-use of force, and non-hyping up hot spots. Only because of these principles strictly followed by ASEAN members and other stakeholders that we have ensured the ASEAN and East Asia at large for a long-lasting peace since the end of the colonial rules in history. So we cherish a lot. I fully agree with you. I support the centrality of ASEAN. And even some professor like Cashel McBoney, he suggests ASEAN is deserved to award a peace, Nobel Peace Prize. I agree with him. Thank you very much. I think your question is, do you agree with me? So, President Marcos, yes, please. My question is, President, in the eyes of the international community, some of your Philippines behavior in recent day, recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the, colonial history. What's your comments on that? Thank you very much. Well, I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on with in terms of ASEAN centrality.
Quite the contrary. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. And if we have been distracted in the past years or so, then it's time for us to return and remember once again what ASEAN was created for. And that is to create an aggregation of nations that have very many common interests, and that can be, and that partnership and partnerships within that multilateral organization can help each other and help the region. And so the Philippines is still still remains true to the principles that were established and upon which ASEAN was born. And I think, as I said, that the many of these things we no longer speak of today, but we must, because they are as relevant today as they ever were, perhaps even more so, because the global situation is a great deal more complicated than it used to be before. I would even go far as to say there is no such thing as a regional issue any longer. We have all experienced the unexpected effects of the war in Ukraine, of the conflict in the Middle East, all of these, and when we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. And that is what I'm proposing. I am saying that this is a regional issue, but we must examine and be part of the discussion. We must include all parties in that discussion, because now it is not just ASEAN member states who are stakeholders. And it is quite easy to see that it is, in fact, the entire world that have become stakeholders in the peace and stability of our region. Napakagaling ng sagot ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Even ang mga anti-Marcos, pinufuri ang napakagaling na sagot niyan ni PBBM. Kasi, simply stated, ganito lang yun, mga tol, eh. Sumusuporta tayo at hindi po tayo bumabaklas sa tinatawag na ASEAN centrality. Ito po yung focus dapat ang mga ASEAN countries sa ating welfare, in short. Pero ang problema kasi ngayon, particular sa South China Sea, hindi na po ito issue lamang ng mga nasa ASEAN. Ito po ay world issue. Bakit? Eh yung South China Sea, daanan po yan ng trade. Hindi lamang ng mga bansa na malapit dito, kung hindi ng international community. At natetreten ngayon yung mapayapang passage dyan dahil po sa mga action or behavior nitong China dyan po sa South China Sea. Kaya maling-mali po na palabasin, lalong-lalo na ng China, na tayo pang partikular mga Pilipino ang nag-uudyok ng kaguluhan dyan. Eh kitang-kita naman po natin dito po sa pinanood nating balita kanina, di ba? Kung paano po winawalang hiya ng China, partikular ng kanilang China Coast Guard, ang ating mga kasundaluhan. Kung wala pong mga aggressive, deceptive, coercive actions, illegal, unlawful, na mga Chinese na ito, China Coast Guard, dyan sa bahagi na yan ng karagatan, ang South China Sea na kinikilala nating West Philippine Sea, wala sanang mga tensyon na nangyayari dito. O ngayon, panoorin po natin ang napakagandang panayam nito pong si Richard Haydarian. Mula po ito sa The One News PH YouTube channel. Dito po kay dating Associate Justice Antonio Carpio. Napakaganda po nito, pero mga unang pahayag pa lamang dito nitong si Antonio Carpio yung napakinggan ko. Ang idea lamang kung bakit ko sinasabing napakaganda nito, kasi ito ngayon yung pinaguhugutan ng maraming mga news anchor, reporter, at even mga kapwa natin vlogger
ang naging interview na ito at appreciation ni Antonio Carpio kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sabi niya nga rito, nag-aalala siya during election time na baka yung maging paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos ay katulad lamang kay Rodrigo Duterte na defeatist attitude. Pero nagulat siya dahil iba yung nangyari ng pinuno na ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin po natin ang interview na ito, mga tol. It raised a lot of issues for sure, to put it mildly, on the record of the Marcos regime on human rights, economics, etc. But in foreign policy, the Marcos senior administration did pretty well, right? Yes, well, it was, we have to give credit where credit is due. It was Marcos senior who ordered the occupation of the Spratlys, who put up our outposts there. And if he did not do that, Malaysia would have taken over, or right. Maybe... Unang-unang appreciation, ha? Wag na natin pag-usapan muna yung ibang issue. Dito lang sa West Philippine Sea, maganda ang ginawa ng dating Pangulong Marcos Senior. Kung hindi daw po ginawa iyon, eh malamang na-take over ng mga ibansa, particular ang Malaysia, yung ilang bahagi ng ating West Philippine Sea. Pakinggan natin patuloy ito, mga tol. Vietnam or China. So we were the first there, really, except for Taiwan, which occupied Ituaba. Yeah. So we have to give credit where credit is due. It was Marcos Sr. who really cemented our claim. But Marcos Jr. was an unknown candidate to me. And what I remember during the campaign, he was saying that, why do we have to buy new warships, warplanes? We've lost already. I mean... Very defeatist rhetoric. Yeah, he had a very defeatist attitude. And that's why I was very worried that if we won the presidency, he would follow the footsteps of Duterte. But it was a pleasant surprise, a very pleasant surprise for me after he won, that he said he will enforce the arbitral award. He will defend every square inch of Philippine territory and maritime zone in the West Philippine Sea. That was really music to my ears. And nakakatuwa, ano? Na anti-Marcos, eto, parehas anti-Marcos ito. Si Hey Darian at saka si Antonio Carpio. Pero pinupuri nila si Pangulong Bongbong Marcos kasi nakikita nila na ginagawa ni Pangulo ang tama at dapat, particular diyan sa West Philippine Sea. Kaya hindi ko talaga mawari anong pinaguhugutan ng mga didishit. Dahil kung kritisismo ang pag-uusapan, at kung merong valid critics na kung may valid na kritisismo na dapat erase itong ito pong mga oposisyon, sila dapat yung nangunguna. Pero wala tayo masyadong naririnig na ganoon. Isa lamang ang ibig sabihin noon, tama ang direksyon na tinatahak ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong impacto opposition, ha? Sa pamumuno nitong si Rodrigo Duterte, ang iingay. Tapos, ang pagre-raise nila ng issue, wala namang pinaguhugutan na katotohanan kung hindi puro lamang kasinungalingan. Sasabihan nila si Pangulong Bongbong Marcos na bangag o adik ito. Sasabihan nila na bumabagsak ang ekonomiya ng bansa. Sasabihan nila na maraming mga Pilipino ang nawawala ng hanap buhay at nagugutom. Pero taliwas po iyon sa katotohanan . Dahil unang-una, hindi po adik at bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Napatunayan na po iyan, particular sa Senate hearing, kung saan kinumpirma ng St. Luke's Hospital na negatibo po sa paggamit ng tinatawag nilang pulburon si Pangulong Bongbong Marcos. Yung issue sa ekonomiya, international community nga ang nag-a-appreciate. One of the fastest growing economy ang Pilipinas sa kasalukuyan. Pagdating po sa issue nila sa inflation, wala pong kasalanan dyan si Pangulong Bongbong Marcos sapagkat yan po ay global activity. Ha? Produkto po iyan ng mga sirkumstansya na nangyayari sa iba't ibang panig po ng mundo. Ang maganda rito na i-slow down yung inflation dito sa Pilipinas.
napakaganda nga ng pagharap natin sa inflation kumpara sa ibang bansa, lalong-lalo na kayong mga manonood natin na nasa ibang bansa, ramdam ninyo ang inflation diyan sa inyong mga lugar na kinaroroonan. Pagdating sa employment, unemployment, kita naman sa datos na sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, tumaas po ang employment rate at bumaba ang unemployment. Ang kagutuman, ina-address po ito ng maayos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Although na-misinterpret ng iba yung sinasabi nitong si Secretary Larry Gadon na haka-haka lang ang kagutuman, hindi po yun yung kanyang intention. Yun ay kanyang sinabi partikular sa mga naninira lamang sa ating gobyerno. Merong kagutuman na dinadanas ang ating mga kababayang Pilipino. Kaya nga po binuo yung Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation na pinamumunuan itong si Secretary Larry Gadon. Tapos sasabihin, walang nagugutom. Merong nagugutom, pero naiibsan ang kagutuman na yan dahil sa mga programa na ginagawa ng ating kasalukuyang gobyerno. And napakarami ko pang pwedeng banggitin dito para patunayan lamang na ang tama na ang tinatahak na direksyon sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay tama. Sa housing program, hindi ko naiisa-isahin yan, sa ibang pagkakataon siguro, talakayin natin yan. Patuloy po nating pakinggan ito pong dalawa rito sa kanilang talakayan. Obviously, I understand you have your understanding or theory of how the shifts happen whereby not only Marcos Jr. Adopts what a conventional Philippine president should adopt, but also double standard alliance with Western partners. But before going there, what is your understanding also here? Was it a conscious, they say, you campaign in poetry, you govern in prose, right? Or my version would be, you campaign with the Dutertes, and then when you're in government, you'll have your own ideas, right? Was it an element of that, not to mention the Americans, the Biden administration? I mean, Marcos Jr. in his very first press conference, I remember after winning the elections, he said something like, Biden was the first foreign leader to call him. Like, there was this sense that of affirmation. The Americans are okay with me. Because a part of me, to be honest, Justice, is I felt Marcos was a bit nervous how a democratic administration, democracy promotion, human rights administration would respond to the victory of Ferdinand Marcos. And I think as soon as the Americans rolled out the red carpet in every sense of the word, Biden calling him the number two in State Department coming in a few weeks and saying you have sovereign immunity from all the court cases of the U.S. How important do you think that was also perhaps in making Marcos Jr. feel, comfortable in his own shoes, meaning the traditional Western friendly Marcoses, right? I mean, that's the history of Marcoses. They have had very good relationship with the West throughout history. Yes, well, I think the turning point was when President Marcos Jr. went to Beijing in January of 2023. Yes. His first state visit to Beijing. And I asked around, what will President Bongbong Marcos tell President Xi about the Reed Bank? Because we all know that Malampay is running out of gas, and Luzon depends on Malampay for 40% of its energy requirement. Right. Without Malampay, we'll have 12 to 14 hours of daily brownout in Luzon. That will devastate the economy. He will become very unpopular if he cannot solve that power crisis. So I think one of the reasons why he went there to Beijing was to tell President Xi that I have to get the gas in Reed Bank. That's why I ask the people around him, what is his plan? Well, the plan is to tell President Xi that I have to get the gas because our economy depends on it. I will become very unpopular if I cannot get the gas. And I said, what will he do if President Xi says no? Mm. We'll go to the Americans. And so when he went to, he went to Beijing, and when he returned back, the first thing he did was, we will have joint patrols with the Americans. And I said, exactly what happened. The Prenzis said no. Yeah, they didn't offer him anything. Yeah, it was a fruitless. So I think that was a really... Alam niyo, kung itong analysis ni former Justice Scarpio ay
paniniwalaan natin at kung ito ay tama, which is may mga indicators naman na tama ito, makikita po ninyo rito na ang China walang pagpapahalaga sa ating bansa at sa ating mga Pilipino. Kasi nakikiusap na yung Pangulo ng Pilipinas eh. E ate naman yun. Tayo ang nakakasakop dyan sa Red Bank. Bahagi na yan ng ating exclusive economic zone. At ang pag-exercise ng jurisdiction dapat nasa atin. Kaya pwede tayong mag-explore at any time ng langis dyan. Na sinasabi dyan sa Red Bank, eh, trilyong bariles ng langis ang maaaring makuha po ng bansa po natin. At itong kayang mag-sustain ayon sa pag-aaral, particular sa China economy, ay 100 taon kayang isustain nito ang China economy. How much more sa atin? Tapos tatanggihan tayo? Parang ang nangyari, sarili po natin, magpapaalam pa tayo sa kanila. Winawalang hiya tayo kung ganun. Kanino tayo lalapit? Siyempre, sa like-minded country, particular ang Estados Unidos. Ngunit hindi yan panggigera, hindi yan paghahangad ng gulo sa China. Ang kailangan lang natin, kaalyado natin, para hindi tayo patuloy na bulihin itong China. Unfortunately, hanggang ngayon, binubuli tayo eh. Pero makikita ninyo yung paninindigan po dito ng ating Pangulo. Sabi niya nga doon sa kanyang talumpati sa IISS, di ba, sa Shangri-La Dialogue, "We have to work for peace but prepare for war." Kasi ganun lang naman yun eh. Hindi tayo makikipagyera pero anumang ang mangyari, dapat handa po tayo. Sinabi din ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala tayong dapat piliin sa pagitan ng China at ng Estados Unidos. We have to be independent. Pero sa mga bagay-bagay kung saan kailangan natin ng tulong dahil tayo inaabuso ng China, eh hindi naman tayo pwedeng pigilan ng kahit sino na lumapit, particular sa katratado natin, ang Estados Unidos. After all, ang tagal na ng treaty na yan, wala pang issue na ganyang kalaki sa West Philippine Sea, eh meron na tayong treaty sa pagitan ng Estados Unidos at saka ng Pilipinas. Kaya malinaw dito sa mga sinasabi ni Justice Scarpio na talagang merong basihan kung bakit dapat ilapit natin ang ating sarili sa mga like-minded country, particular sa Estados Unidos, unlike sa ginawa nitong si Rodrigo Duterte na winalanghiya ang mga like-minded countries natin at inilapit ang ating bansa sa mga walanghiyang bansa katulad po ng China. The point of no return for him, because without the gas, our economy will suffer. It will be a terrible blow. We'll have 12 to 14 hours of brownout. Factories will close. Offices will it will torpedo the Philippines economic trajectory. Schools will close. It will be terrible for us. And if we have to import LNG, it will be very expensive because LNG is expensive now because Europe is also buying LNG. They're not buying because of Russia gas. Pipeline. Yeah, from Russia. So when he came back, he said, we'll have joint patrols with the Americans. That was the key. And that's where we are now. We're having joint patrols with the Americans now. Panoorin nyo ng buo ang interview na ito kay Justice Scarpio. Ngayon, going back sa ating pinag-uusapan, alam po ninyo, hindi mangyayari ang mga pangwawalang hiya na ito ng China kung hindi po itong China binavy nitong si Rodrigo Duterte. Pero hindi yata appropriate yung salitang binavy, ano? Kung hindi itong si Rodrigo Duterte nagpauto dito kay Xi Jinping, or I should say siguro, base sa tatlong paniniwala ko, either uto-uto itong si Rodrigo Duterte, ito ay napakalaki ang naging kapakinabangan sa China, o talagang duwag lamang itong si Rodrigo Duterte. Tatlo lang naman yan eh. Ha? Ulitin ko, uto-uto siya, duwag siya, o ang laki ng naging kapakinabangan niya sa China. Kaya sa mga pagkakataon na siya ay namumuno sa bansa natin, lahat ng mga kagustuhan ng China, ibibigay niya. Tapos lahat ng mga like-minded countries natin, winalanghiya niya. O, ganyan ang Duterte legacy.
Tapos proud pa kayong mga DDC.